first time namin gagawin mag-ina tong one-on-one na talagang open forum, kumbaga. So, we promise to be as honest as we can be. Yes. As true as we can be. I'm and so just nervous. Enjoy this moment. May mga questions kami na hindi pa namin natatanong sa isa't isa. So, Yep. Are you ready? Yes, are you ready? Yeah, parang gusto ko mag-CR muna. De joke lang. Nainginig na nga ako eh. Okay. So, second chances for cheating spouses or boyfriend? Ako, yes. Yes. Obviously, daddy mo, mga 3 million times kong pinatawad. No, I believe in second chances because God has unlimited chances for everyone. So, nobody's perfect. Every mistake, may chance kang baguhin yun. Kung meron kang hindi magandang ugali, may chance ka pa rin baguhin. It's never too late, diba? Tsaka, for cheating husbands, I still have that rule na parang, I still believe na yung once, pwede mong patawarin. Yung second, pwede pa rin, depende sa sitwasyon. Pero third is a choice. So it boils down to that. For me, I think, iba kapag boyfriend, iba yung usapan kapag boyfriend, iba yung boy, usapan kapag asawa mo na. So, I would say everybody yun nga deserves a second chance, but it's about putting importance to marriage. So ba't kayo magpapakasal? Pero if you have God in the center, I don't think cheating will ever have a place in your relationship. Next, divorce in the Philippines. I believe that anybody that God has put together should not be separated by man or by anything. That's why you have to make sure na yung magiging asawa mo, yun na talaga. Yes. Hindi yung try ko muna to, tas hindi pa pala yun, and then that's where the mistake happens. Yes. Kaya talagang you have to pray for it, hindi yung hinahanap. Me then I don't agree sa divorce. Though alam mo yon, lawak nung topic, but for me kasi yun nga, when it comes to marriage, dapat bago tayo pumasok doon, alamin natin yung meaning kung ano ba talaga yon. Hindi siya yung parang ayoko na, tapon na lang ganun. So siguro yung pagka-sacred nung meaning ng marriage sa bawat tao. Yun yung important for me. Prenups. Yes. sa akin, hindi ko nagawa. Pero kasi I never got married naman, no? But protected naman ako. Pero now that I have 7 girls and then I have another apo na babae din, I don't think prenup is just because you don't trust the person. It's because respecting what you had before you even got together. Mm-hmm. I don't think money should be an issue when it's in a relationship. Prenup doesn't mean you're greedy. Prenup doesn't mean you doubt your partner. Mm-hmm. Prenup means you have a commitment and you respect each other's money. That's all I think of it. Me, for the prenup, nung nag-seminar kasi kami for marriage, it's like building together. It means building together. So, for me, naging reason ko why against ako sa prenup is because yun nga, how can you build kung dun pa lang sa first step ng marriage, nilalagyan mo na agad ng wall yung asawa mo or yung isa't isa na, okay, prenup, parang pinagdadamot mo na agad eh. Pag nagpakasal kayo, one yun eh. So, dun pa lang, parang feeling ko, for me this is from my opinion, parang binibigyan mo agad yung wall yung asawa mo, hindi kayo magkakaroon ng chance mag-grow agad together kasi nabigyan mo agad ng stop dahil dun sa prenup. And last, finding love on dating apps. No. That's a no-no. I don't believe. You can't even find a true friend on dating apps. What more can you find in a relationship? So, I still believe na you have to know the person better. You got to know them personally, harap-harapan. And malay mo, miracles happen. Some people do meet on dating apps, but not everybody has the same faith. So, I still believe in the old-fashioned way. Pumunta sa bahay, manligaw, ay, totoo naman yun. Ganun talaga siya. Yun lang yun. For me, dating apps, nag-yes ako kasi, yun nga, and hindi mo naman kung saan dating app or saan part ng life mo makakahanap ng love. So, kung
may chance ka makahanap ng love kasi ang dami kong successful stories ng friends dahil sa dating app. So for me, if doon ka makahanap ng mamahalin mo, syempre, andun din yung kikilalanin mo muna, magbe-build ka ng relationship. But I am for it because ang dami ko na rin namang successful stories na friends na narinig ko dahil lang sa dating app nagkakilala. So, yeah. Obviously, magkaiba kami. Yes. Ayan. Okay, so tapos na yung warm-up yes. natin kanina. Nakita niyo naman yung differences namin, di ba? Ang generation gaps. So, okay. Ako muna. Yes, ma'am. Sige. Okay, Ian, my first question for you. Kailan mo unang na-realize na artista pala ang nanay mo? Anong edad at saan mo first na-realize yun? First time ko na-realize, I think I was 12 or 13. Nung first time mo ako sinama sa Nivea or Goma Cup. Mm-hmm. Doon ko na-realize na, okay, ito pala yung mundo ng mommy ko. I mean, napapanood kita sa TV na, si mommy yan, ganyan. Pero, iba kasi yung idea dati ng pag-artista, hindi man na namin nakikita. And not like ngayon, pag-artista ka na, di ba? Mm-hmm. Dati kasi, hindi mo alam na ganun pala. Tapos, nung namulat ako doon sa world mo, ayun, 13 ako noon, nung biglang na-realize ko na, okay, gusto ko rin pala mag-artista. Kasi talaga? Ganun. Kahit 9, yeah. Kailan ka ba nag-start? I started 12, 13. I started okay. 13. Doon mo lang ako in-expose sa showbiz. Tama. Yes. Oo nga. Kasi bawal ka lumabas nun. Yes. Ayan. So, your question. Okay, for me. Ang question ko sa'yo, first question, mommy. Bago ka naging artista, anong gusto mong maging at bakit? Nako. Kahit ngayon, 51 na ako, ang dami ko pa rin gustong maging. Well, nung bago ako mag-artista, I always dreamt of becoming a roller skater champion. Wow! Ice skating, pero walang ice skating pa dito noon. Mm. So, at the age of around 7, naalala ko, pumupunta ako dun sa Northern Motors sa Makati. Talagang nagpa-practice ako. Every Saturday, nag-iipon ako ng 15 pesos para makapag 2 hours ako dun. Roller skates lang ako ng roller skates, nagagano'n. Pero never ako nakalaban, syempre. So, aside from that, yun lang. Isa yun sa talagang naging dream ko. Tsaka ballet, mga ganun. Pero wala, tigas ng katawan eh. Oo eh. Yun lang. Okay. Ako naman. Ikaw na. Yeah. Ako naman. I'll ask you naman now. Sinong leading man ko ang sa tingin mo ang pinakabagay sa akin noon? Wow, yung kinikilig ka nung pinapanood mo ha. Sino? Leading man? Wala. Si Tito Richard Gomez lang palaga. Lahat naman yata kinilig. Parang siya, siya talaga kasi parang nung time na yun, nung na-expose mo na kami, mga movies mo, si Tito Richard lang nakikita namin. So si Tito Richard lang yung alam namin na naging kasi partner mo talaga. Kasi siya talaga yun ang artista. Oh yes, diba? Yes. Ayan. Sino naman ang sa mga leading man, syempre lahat ng leading man ko, naging close din natin sa bahay because you all grew up na talagang pagbarkada-barkada ni mami, barkada nyo rin. Sinong pinaka naging close mo na nakatrabaho ko nung 80s? Nakatrabaho? Yeah. Yung talagang makukonsider mong tito na talagang... Wala, hindi tayo lalo yun. Siyempre si Tito Robin. Parang buong buhay ko, andyan lang siya. Oo nga naman. Nakikita ko siya. Okay. Ayan. O, ikaw naman. Okay. As an artista, kailan mo unang naramdaman na, sikat na pala ako? Wow. Actually, sobrang blessed namin yung Regal Babies 2 na batch. We were really blessed. You know why? We came into the scene of show business sa Regal. Yung talagang peak nung 83-84. Mm-hmm. Nandoon na yung mga ang Regal Babies 1, sila Ate Maria, sila Ate Dina, si Snooki, Gabby, and then biglang sa Viva naman, nandun naman yung iba, di ba? So, nung parang nag-decide ang Regal mag-launch noon ng Regal Babies 2, sobrang blessed namin kasi people were really excited. Sino kaya itong mga papalit nila? Sino kaya itong mga next batch nila Maricel? So, feeling ko napaka naging madali for us, pero it was a boom. Yung after kami ni-launch, talagang our world changed. Mm-hmm. Naging iba lang talaga. Pero naramdaman ko talaga yung sikat na kami nila Gretchen noon. Siguro yung right after 14 going steady. Kasi talagang boom na boom yun. Like,
pag pumupunta kami sa mga theater tours nung araw, kinakailangan namin umakyat ng love bus. Yeah, naalala ko. Kasi sa sobrang dami ng tao doon, magla-love bus kami, sa akit kami doon, tapos kakaway kami doon sa Araneta. So, yun, talagang amazed ako. At lalo na nga yung time na naging, yung may mga movies na kami nila, Goma, yes. Yan, talagang uncontrollable na, then That's Entertainment, Wild, diba? So, Wild talaga 80s, pero it was so much fun. Yun lang. Daldal ko. Okay, ikaw naman. Ah, ako naman. Your turn. Na-tease ka ba or na-bully ka ba sa school kapag nalalaman nilang anak ka ni Nadia Montenegro at Boy Asisto? Oo, wow, ano mo, yes. Ano hindi man, ko. Hindi man feeling ko walang maniniwala, but ever since bata ako, bullied talaga ako for tagal being... Tagal nilang tinago sa akin. Buti yes, na nagbago for being na mom and dad's daughter. So talaga yon mula elementary to college, talagang bullied ako. Kaya minimake sure ko na yung school nung ate ko, si Baba, dun siya kasi siya yung nagtatanggol sa akin. Kasi siya yung laging na-office sobrang kasi pinagtatanggol. Sobrang napaka-gentle-hearted nitong taon. So, hindi yan makikipag-away kahit kanino. Takot nga yan pag may nagsisigawan sa harap niya. So, naniniwala akong nagpapabully siya. pero at least, Nak, hindi ikaw yung bully. Yes. Ayan, Nak. What was the first thing you heard? What was the worst thing you heard about me and your dad? What was the worst thing? I think for me, worst thing siguro na nasabi would be nung time na sobrang controversial yung pinagdadaanan natin noong 2014. Ayan na, sabi na yung tissue eh. And then siguro yung 2014 kasi parang siguro doon na-challenge yung family natin na parang sobrang nababoy tayo. So, pinakamasakit siguro yun nga. Hindi ko na masabi yung words, but there were so many words na nasabi na. Everything in the Bible, slander, yeah. The lies, the, you know, everything that was thrown to us. Talagang, even if you ask me the same thing, that would have been the worst part of my life. Yes, but yes. Because of that, oh, yes. We are where we are right oh, now, yes. Diba? Yes naman. So, and whatever was said about me and your father, we have a God that redeems us, and after that we started living our lives, not worrying about what people say. Yeah, start diba? From scratch. We please an audience of one. Yeah. Sa lahat ng ginawa mong pelikula, alin ang pinaka-paborito mo at alin ang pinaka-ayaw mo at bakit? Wow, ang pinaka-paborito ko, syempre nothing beats the first one, diba? Yeah. 14 Going Steady. And siguro kung meron isa akong sobrang grateful na movie is The Life Story of Julie Vega. Yeah. Yun talaga ang isa sa tumatak. And pinaka-ayaw ko, wala. Kasi kung ayaw ko, hindi ko ginawa. Actually. Sa pagka tigas ng ulo ko nung araw, pag ayaw ko, ayaw ko. Pero I was blessed also to have Tito Douglas Quijano na gave me beautiful roles. So, wala eh. Na-enjoy ko eh. I mean, na-experience ko iba-ibang mga roles in the 27 movies that I made, diba? So, yun. Ina, na-impluensyahan ba ng relationship ko with your dad yung mga future relationships mo and how? I guess, yes. Na-apektuhan in a way. Because, lumaki kami na I thought it was normal to have blended family and everything, yung having other siblings, alam mo yun. Pero siguro thankful ako in a way because if hindi ganun yung naging setup na ginawa na ni Daddy, hindi namin makasama mga kapatid namin. It would have been difficult na nawala si Daddy nang hindi tayo maayos. Naka-epekto siya sa akin in a way kasi nga, I thought it was normal. But eventually, yun nga, nasanay na rin siya, naging normal na natin siya, inayos natin. Kumbaga, inayos natin ng maayos. Yeah, that's why now we can share our lives to people, our story, because, you know, it's never too late, you know? Yep. Sometimes, it's just part of a chapter of our lives, yep. Diba? So, exactly. The other chapter in the end is not there yet, so... Marami pang pwede mangyari. Yes. May time ba that you resented or nagalit ka sa dad mo dahil sa situation namin?
before na unmarried kami, and then you had lots of siblings outside. Or, you know, like the times we couldn't have him in special occasions because we had to share his time. Siguro, ang tanda ko na nung nag-gets ko lahat. Kasi nung bata ako, kakasama ko yung mga kapatid ko, hi, hello, ganun lang. But nung tumanda ako, dun ko na-realize na parang, alam mo yun, paano ko ba explain? Hindi ko siya ma-explain. Lagi kasi pupasok sa utak ko yung difference namin nung ate ko na nung nalaman niya may ibang kapatid, sobrang devastated niya. But ako, nung nalaman ko may ibang kapatid, ang saya ko. So talaga lang siguro, yeah. Gusto ko lang masaya. Yeah, kasi panganay yun eh. Siyempre, panganay mas yun, may yeah. Selos yes, yun. Yes, of course. Kala niya siya panganay, ganyan. Yeah, so mas malalim. But do you remember how young were you when I remember I openly, I never hid naman anything from you guys kasi there were times that you would ask me, like Isa, yung panganay ko would ask me, Mama, where is your wedding pictures? And I said, we don't have one kasi dad and mama aren't married yet kasi there are things that we have to fix. So I remember telling you guys that. And then every time may papasok sa bahay, oh, that's your kuya, ganito. Mommy, brother again? Or mommy, sister again? No, that's cousin. Kasi yon. So do you still remember those times na do you appreciate the honesty na I didn't want to make you believe that of things that we didn't have? Yes, I do. I do appreciate it until now. I appreciate it. Kasi yun nga, parang siguro iba lang talaga yung tanggap ko noon. It yeah. was parang I was young, pero at the same time, yun nga yung reality ng life natin. Yun yung totoo, may mga kapatid, marami kami. May pa si daddy, yung daming partner. So, wala, yun yung buhay natin eh. Yeah. So ako hindi, wala akong nare-regret or I never got mad at daddy because he was able to love everyone equally naman. Yeah. Pinaramdam niya yun bago yeah. siya mawala. That's true. Yeah. Okay, Hana. Sa buong career mo, sinong artista yung pinaka-nahirapan kang ka-eksena at bakit? Ha? Pinaka-nahirapan? Wow. Ka-eksena? Wala naman. Wala. Ako may naalala akong kwento ako mo sa akin, Mama. Ah, talaga? Bata. Sino? Hindi. Pinakanahirapan kang eksena. Tito Richard Gomez. Bakit? Bulag ka sa islaw eh. Oh, that's so... Oo nga pala. Okay. Bulag siya sa islaw. Kasi sa islaw, okay. Ang story ng islaw, pang MMFF to. Siyempre si Gomez yung pinakabida, diba? Siya si islaw. Ah, hindi. Tuklaw. Ay, tuklaw. Sorry. Ahas. Tuklaw. Tuklaw, si Gomez doon, parang special child siya na mayroon siyang alagang mga ahas. At ako naman, crush niya, na bulag. Oh, na-take 17 ako kasi... Yung eksena, gagawin ni Goma yung, tingnan mo, alaga ko. Tapos ako dapat bulag. So imagine niyo yung ahas nasa mukha ko. Action! Ito yung naman sasabihin ni Direk, bulag ka, hindi mo dapat nakikita. Direk, hindi ko kaya. Yun, take 17. Yun lang naman. Yun pero hindi dahil nahirapan ako kay Goma. No? Yeah, nahirapan yeah. ako sa eksena yun. Oo nga. Yes. Paano naman, trinamed kami ng 2 months with 200 snakes. Oh para masanay God. Kami. Ayan ang buhay artista. Ayan. Sabihin nyo fake, hindi po. Ayan. Okay. Ako naman. Yes. Okay. Kapag narinig mo yung ibang tao talking about our family, na-wish mo ba na sana iba na lang yung parents mo? No way. Never. Uy? Never. Kasi ikaw na rin mismo nagsabi man na parang marami man tayong pinagdadaanan and naging super open book ng life natin, like, in this industry. Wala, hindi ko nire-regret kasi what you said nga kanina na it's what made us now, di ba? Kung ano tayo ngayon, yun, lahat ng pinagdaanan natin yeah. matindi ng ilang taon, ito na tayo ngayon. And wala, never kong hihilingin na mag-iiba yung parents ko. Ako na, Mama. Ay, ikaw na ba? O, sige. Sino una naging crush mo sa showbiz? Naging kayo ba? Hala. Unang crush ko si JC Bonin. Hindi naging kami kasi ang bata ko pa noon. Ilang taon ka nun? Oh my, 13? Pero ano, okay. Kasi super close yung family natin eh, Bonins yes, my family. Yeah. Ang dami naming, kumbaga, connection na, ano,
So, JC, talagang nakasama ko sa mga commercials pa sa TV noon. Yun, talagang ultimate puppy love. Alam mo, yeah. Crush puppy love, wala. Tsaka napakabait noon, wala. Talaga. May pa-follow up lang ako. Mm. Sino sa kanila ang naging totga mo sa lahat ng totga? Mga... Ay, di alam ni Mami ito. The one that got away. Yes! Sa mga naging boyfriend mo. Siyempre, maliban kay Daddy. Hala, the one that got away. Nag-gataway na, hindi ko na matandaan. ang hirap eh. Kasi alam, ang dami ko naging kaibigan na lalaki na hanggang ngayon natatakbuhan ko pa rin sila. Yeah. Na alam mo yung walang mali siya, yung walang family, parang sobrang... Kasi one of the boys pa rin ako eh. Yung, minsan pagkasama ko pa rin yung friends ko noong 80s. Kahit yung mga ex ko, wala akong kagalit sa ex ko eh. Kumbaga yun yung pinaka ano ko, siguro lahat, kaibigan ko. So, yun. Yeah. Walang totga. Si Daddy na. Oo, nawala na siya eh. Okay. Ayun, so ako naman. Okay, naging mas madali ba or mahirap bang gumawa ng pangalan for yourself in showbiz dahil anak ka ni Nadia Montenegro? May ano, may advantage and disadvantage. Of course, yung advantage is parang people tend to treat you nicely because anak ka, ganyan. Pero yun yung naging disadvantage for me growing up. College, lahat, na parang they feel like nandyan ka kasi anak ka ng artista, nandyan ka kasi anak ka ng politician. Sobrang hirap. Kasi until now, siguro yun yung pinaka-main goal ko for myself is makilala ako as Ina. Hindi yung laging, uy, anak ni Nadia. Yun, alam mo yun, Pero, I mean, now, I mean, you know, it just proves na I'm so proud of you guys kasi yung mga business ninyo, ginawa nyo mag-isa yan, wala kayong tulong, wala kayong, I mean, you asked me advices, pero lahat ng meron kayo ngayon is gawa ninyo eh. Maybe there are things that are advantage for us because I am your mom, but there's also a limit to the power that I have. Yes. You don't abuse the power that we have. No, we make use of it the right way, diba? So if you do have connections, that's why you don't burn bridges. In this world, you never burn bridges. You just collect friends, and you know, just be true and honest to yourself. But basta ikaw, wala kang ginagamit na tao, wala kang sinasagasaan na tao. Yeah, that's it. You know, yeah. Malinis ang konsensya mo sa lahat. Just go on because yes. I'm proud of what you guys are doing. Thank you. Ayan. Ano pa? Ikaw naman. Okay. Growing up, meron ka bang dream wedding? Paano mo tinanggap yung realization na posibleng hindi na kayo ikakasal ni Dad? May galit ka ba dahil hindi kanya nadala sa altar? Alam nyo, I don't know if anybody will even believe me. When I decided at the age of 17, I think I'm going to leave my career and go with your dad, never did it cross my mind about marriage. Kasi I think I already knew what I was getting into. Although I did not know that he had a present partner at that time, akala ko wala na, meron pa pala, but that's a different story. Hindi naging problema sa amin na dad yun. But now that I know better, now at my age, especially when I met the Lord, I truly, truly, truly wished and prayed na even until His last dying breath, for God, nagpakasal kami. But it did happen kasi nga, He got sick and we do talk about it. That's the best thing about me and Dad. We talk about it. I told Him, Dad, ba't hindi ka nagpakasal sa mga nauna sa akin? Sana nga daw, ilang beses din siya nagkamali. So, I don't know. Ibang reason ng nilalaki, but that time, wala pa si Daddy kay Lord. So, ganun din, di ba? Ang dami natin mga decisions na ginagawa sa life na you have to make sure na it won't affect your tomorrow. Kasi there are decisions I made when I was in my teens or in my 20s na it's still affecting my life right now. Yeah. So, make sure no na ingatan ninyo yung mga decisions. Kasi... when you say you make a decision, it is a commitment and it changes lives, not only yours, but other people as well. Right? Right. So, ako naman. Sino ang ultimate showbiz crush mo? Grabe, sobrang... ever since bata ako, si Richard Gutierrez talaga yung crush ko. Kaya lang naging... si Sam Milby. Kaya lang naging barkada ko siya, tapos si Sam Milby.
Tapos naging nakilala ko din siya. So, ayo, wala na. Hindi, wala. I think, ano, parang never naman ako na ano. Pero kasi alam mo kami, like, I have 7 girls. So, pagka lumalabas kami and nakakita kami ng gwapo, nagtitingin na lang kami. Kasi we do appreciate, you know, good-looking people. We appreciate good-looking women. I mean, ganun kami. So, kung crush na ko iba-iba dahil lahat ng mga kapatid nito may Koreano, may kung ano-ano. Ako hindi, ano. Yeah. So, ano pa? Ako naman. Yes. Anak, nako, babalik tayo sa past. I'm sure marami naman matututunan ng mga tao dito sa question ko na to. Bago inamin ni Mark Heras yung tungkol sa baby niya, may point ba sa relationship niyo na kinutuban ka or pinagdudahan mo siya? Wala. Bata pa ako nun eh. Ang nanay pa niya ang nakabuking. Yes. I was 17, 18. Yeah, you remember. Hindi ko alam. I think ano, sobrang laking factor ng bata ko pa nun. Kasi everyone was telling me but I didn't believe. Because laging nasa utak ko is, nasa showbiz ako, kahit anong mangyari, maraming magsisiraan, maraming manggugulo. So, kailangan, trust niyo yung isa't isa. So, sumobrain trust ko. Eh, pero alam mo naman, may pagka-NBI at FBI na nanay mo, di ba? So, yes. That's your back, di ba? So, yun nga, you remember that day when I found out? Yeah, ako naman I found out, I went into your room, and I told you I had to tell you something. And you thought I was hiding it from you. And I thought you were hiding it from me to cover up for him, but you didn't know. Yep. So when I told you, how did I say it? I said, it's true. Hindi, alam mo bang siya yung ano? Yeah, alam mo. Ah, hindi, my boyfriend yun. Ah, yeah. So gano'n yun. Yun yung tapos nag-walling na ako. Gano'n siya. Sabi ko, sige, iiyak mo na yan, tapos lumabas ka na, okay? Patapos nito, okay na, okay? Kalimutan. So, yun lang yun. Anyway, at least, diba? I mean, look at you guys now. He's very happy with Nicole, and then the baby, and you. You're very happy with Bully, and you know. And guys, they're friends. Nag-uusap po silang apat. We are. That's the best thing, yes. Anyway, so, ikaw naman, babe. May point ba sa relationship ninyo ni Dad na gusto mo nang bumitaw at iwan siya sa gitna ng controversies, bashing, and issues? Sa buong relationship namin ni Daddy, oo, siguro 7 times yata ako nag-threat na lalayas na ako. Mm-hmm. Pero there was always a bigger reason for me not to leave him. Yeah. There was always a bigger reason kasi yun na lang ang kaya kong gawin as you know, when he's with us, pag nandun siya sa bahay natin, the only thing I can do is take good care of him better than anyone can. Cook for him better than anyone can. Yun na lang ang pwede kong gawin kasi nga, it was a life of competition. Yeah. Every day I was competing with so many people. Competing for time, for attention, for love, for everything. Even for respect from that side of the family. Kasi people thought ay sumama ako sa kanya dahil sa pera niya. Yeah. But I proved it after 29 years until his last breath that I was there, diba? So, yes. Yeah. Love was greater than all. And then when he got sick, siguro mga last 7 years of his life, mas lalo akong walang reason para iwanan siya. Oh, yes. Sabi ko nga, kung marriage yun, tinupad ko lahat. Till death do us part, through thick and thin, sickness and in health. At least kahit pa paano, I made my own. Wow, so beautiful. Ayan. Naging host ako. That's so beautiful, Mom. Ito naman. Okay. Paano ka naka-move on dun sa nangyari sa iyo, dun kay Mark? Well, I was... May series to ha, kasi this is our... This life lessons tong tinuturo mo yes, ha. Yes, of course. I think I was only 17, 18, hindi ko na nga maalala. Paano ako naka-move on? Ang hirap kasi I was studying that time. I was in college. Yun yung time na pumapasok ako sa, alam mo yung naglalakad ka sa LRT papuntang school. So makikita mo yung mukha mo nasa dyaryo, tapos saka ganun ka lang. So yun talaga yung moment na talagang sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng makita ng tao na devastated or malungkot or what. Kailangan makita nila na masaya ako. Noong una, ginagawa ko yun para sa tao. Then eventually, parang na-realize ko na kailangan kong tulungan yung sarili ko.
nag-concentrate ako sa family ko, then my friends, and then nag-concentrate ako sa sarili ko, nag-concentrate ako sa school, nawala ako sa showbiz. I think yun yung pinaka, perfect thing na ginawa ko for myself because I was able to heal and lumayo ako dun sa environment kung nasan siya. Tama, yun. Very good. Yes. And yun nga, and friends kami till now. Kasi, ang tagal na nun, and ang dami na nangyari sa buhay namin, Palyero. True, pareho. True, true. Oh, ikaw naman. Ayan, ako na pala. Okay. Nagsisi ka ba na pinanindigan mo yung relationship mo with Daddy? No. Not at all. If he could live, if God has had given him another 10 more years, I would do the same. Yeah. Ay, hindi ako mapapagod sa Daddy niyo. Hindi ko maisip kasi I had so much more to give, but cut short yung life niya. So, wala eh. Wala akong makitang regrets. Again, I'll go back to, had I known God earlier in the relationship, baka may mga bagay na naayos, baka may mga bagay na natapos na mas maayos. Yun lang. Wala akong regrets. Ikaw naman, Nak. Ano naman ang advice mo sa mga babaeng niloko at gustong mag-move on? My advice would be, you really have to love yourself before you be able to love other people. Late na realization yun sa akin. Hindi, yun nga, wag nyo antayin na dumating kayo sa point na alam mo, mawala ka. Kasi yung sarili mo, parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Na parang feeling mo wala nang magandang gawin kasi sobrang devastated mo, sobrang broken mo, sobrang in pain ka. Ako ginawa ko, ni-reverse ko. Baga, hindi ako nag-dwell doon sa pain, nag-dwell ako doon kung paano ako mag-heal or kung paano ako mag-move on. And hindi ko siya magagawa kundi sa prayers kay God at saka sa family ko kasi sila lang talagang kasama ko the whole time. So I think it wouldn't be that easy. It wasn't easy actually, pero naging smooth lahat and naging kahit papaano madali because I had you guys with me. Yeah. Thank you. Ayan, may regrets ka ba kung nung kinailangan mong i-give up ang career mo to take care of your family? When I was at that moment of deciding love or career, pagod na ako noon. As in, I think I was on my fifth year na talagang no rest. Yeah. Magmula ng 1984 hanggang sa 1989, tuloy-tuloy yun. That was 27 pictures. Wow. I had like 4 to 5 TV shows, soap opera, may lunch show ka pa, may Latin mo na, may Baratillo ka pa, may fiesta ka pa, may Santa Cruz. For 5 years yun, dire-dire-direcho. So, that's, I was going to school also. Ayun, so wala akong regret kasi feeling ko, I came at the right time. Alam mo bakit? Parang nagawa ko lahat in such a short time. Mm-hmm. Ngayon, at my age, everything that I have for this industry is just pure love and passion. Yeah. I'm here because I still want to leave a mark, na maybe not in acting, but to leave a mark that of someone who just loved this industry with all her heart. Yeah, and I think that goes through also with you guys. Kasi sabi nila, pagka-artista yung nanay, parang ang dalidala mga kapasok ang mga anak. Hindi totoo yan. Because ang mga anak ko nag-struggle. Hindi man nila na-reach yung pinaka-tugatog na sinasabi nila ng mga artista or yung mga million-million followers. Pero I'm proud kung ano yung narating ninyo sa industriya. Because you know, when people approach me na, you know, ang anak mo ang galing-galing sa cinema, laya. Oh, yan mo yung anak mo ang galing-galing sa ganyan. It gives me so much gratitude na hindi ako nagkamali na ituro sa inyo mahalin din yung industriya yung minahal ko. Kasi this is what fed me. Mm-hmm. Di ba? This is what brought me to where I am. Kung hindi dahil dito, hindi ko makikilala Daddy niyo. Kung hindi dahil dito, hindi ako magiging Nadia kung sino man ako ngayon sa church natin, kung sino man ako ngayon sa community natin. It's all because I'm proud to be Nadia, an actor in the Philippines. Yeah. Regardless of the network, regardless of the generation, regardless of whatever, you're still when here. When you are an actor, you will always be an actor. Yeah. And as long as you respect your craft, you love your craft, it will always, always appreciate you back. Always.
Nice. Yan. So, remember that. Hindi lang sa mga artista yan. Sa lahat ng mga may pangarap na magkaroon ng career, di ba? Okay, bukod sa singing and acting, ano pa sa part ng industry ang gusto mong subukan pa? Kasi alam nyo, hindi nyo alam, itong anak ko, ano yan, acting coach, singing coach. Lahat na pwede, nag-edit yan, nag-journalism po yan. So, bukod sa singing and acting, yun nga, yung passion ko for hosting, yun talaga yung gusto kong bumalik. Kasi unang yung trabaho mo talaga. Yun talaga, dun ako nag-start. Hosting talaga. Pumasok ko sa showbiz, gusto ko maging singer. Pero yung nung unang audition ko, ang nakuha ko, host. So after nun, kinontinue ko na. And then, di ko akalaing ma-in love din ako sa hosting nung time na doon. And then from there, nag-artista na. So yun, if meron man akong babalikin, it would be my passion for hosting and speaking and inspiring. That's good. Yes. That's good. Okay. Ayun, ikaw ako na pala. Nadala ako sa sagot ko, sorry. Okay. When we were growing up, natakot ka rin bang baka sumunod kami sa footsteps mo getting pregnant at an early age? Young age. Yeah. Hindi ako natakot. Hindi, natakot ako. Babawiin ba? Hindi, kasi hindi takot eh. Ano ba? Focused ako na hindi mangyari sa inyo yun. Yeah. I wanted to make sure na I gave you the chance to have a better life than, a better path than what I, ano. Pero umabot na rin sa punto na medyo na-exudge ko yata kasi ang tatanda nyo na. Diba? To the point, alam nyo, ito, kahit nung nagde-date pa siya, I think she was around, what, 22? No naman. Basta, naalala ko, basta pag nagde-date yung mga anak ko, parang na-realize ko one time kasi nag-texto, Mama, nandito na kami sa restaurant. Tapos, after 10, Mama, nag-order na kami. Tapos, Mama, kumakain na kami. Tapos, sabi ko, Ina, baka gusto mo enjoy yung date kasi parang naiirita na ako sa mga report mo. So, isipin nyo po kung ilan ng anak mong babae, gano'n na nagre-report. So, sabi ko, I think I overdid it. But, I'm okay with it. Kasi wala sa inyo naligaw ng landas. I think I did it right. Kung nagalit man kayo sa akin noon dahil sobrang OA ko, dahil talaga sumasama po ako sa mga check-up. Make sure ka talaga na sumasama ako sa mga check-up. Talagang bantay sarado sila. May yaya yan, may driver yan, pero I feel better now because of the trust that I already built with you guys. I realized that the fear was just, ang dami pa rin talagang mga tao. At, you know, hindi mawawala ang kalaban. Andiyan lang yan. Waiting at your weakest point. Mm-hmm. And I cannot be with you, my girls, 24/7. So, pag umaalis kayo, Mama, can we go to this? Alam mo, umabot sa punto mga 20 plus na itong mga to na inaaway na nila ako kasi hindi pa sila nakakarating sa, anong bar yun? Revel. Mama, kami na lang yata sa generation Blue na hindi pa na kami yun nakakatira. Basta ganun sila. Tapos pag may sikat na naman ang bar, Mama, pasarado na yung bar, hindi pa rin kami nakakatira. Bakit? May nagagawa ba kayo doon sa bar na hindi nyo gagawa dito sa bahay? O di pupunta sila doon sa bar, biglang, Ma, 10:30 pa lang, Ma, uwi na kami, ayaw namin dito. Okay! Ang inay, oo. So alam mo yun, naging stricto man ako, pero happy ako. Kasi kung hindi, mas maaga kayo nawala sa akin. And saka I think ngayon na mom na ako, naintindihan ko and at the same time nandun ako sa shocks, buti na lang sobrang strict pala ni mommy dati. Kasi feeling ko dati syempre galit ka eh, nung grabe yung nanay ko, grabe ganyan. Pero ngayon yung parang feeling ko kung hindi niya ginawa yon, malamang ganun nga yung nangyari. So I think you really did a great job naman na hindi ganun yung mangyari sa amin. And tinan mo, kahit man hindi natupad yung dream mo marrying dad, unti-unti naayos yung life ng bawat naman. Anak mo. And yun, oh, parang naman. Because gift I did na not have God then. And you guys have God now in your lives. That's why your paths are all straight, di ba? So, wala akong pwedeng i-regret eh. Kasi kayo ang nag-redeem sa akin. So, okay lang ako doon. Huwag lang kayo magkamali sa buhay kasi you have all the wisdom that you have right now. Yun. So, ngayon, ano yung mga bagay na na-appreciate mo sa akin? Nga ngayon, may ava ka na. Na-appreciate? Oo, yung mga bagay na kinaiinisan mo sa akin dati. Yun. Pag nagkaanak ka na, maiintindihan mo ko. Ayun, lahat yun. Nagre-replay lahat sa utak ko. Pero siguro, na-appreciate ko kasi sabi mo sa akin nung paulit-ulit ka na,
pakinagkaanak ka, tapos babae yan, maintindihan mo. So, unti-unti ko naiintindihan kung saan ka nang gagaling. Lalo na ngayon, yun nga, may Zapping na. Parang, ang hirap. Kaya, alam ko hindi rin naging madali yung ginawa mong maging strict sa amin. Puro kami babae. Yung strictest mo. Though, gagawin ko rin naman sa anak ko yun, pero medyo slight lang. Para mag-masyado maging mabait. Joke lang. Ayan, mommy, ako yung next question. Ano yung pinakamasakit na nagawa ko sa'yo? Wow. As a daughter. Oh my God. Ala. Ay. Hindi yung nagawa eh. Ay, okay. Sometimes it's words, di ba? Yung pag sinasabi mo sa akin na ang hirap mong... ano sabi mo? Yung parang ang hirap mo naman mag-appreciate. Yung gano'n. Pag tinetext mo ako na, Mama naman, ang hirap mo naman i-please. Mama naman. Yung parang... Yun, doon ako na... Nahurt ako, hindi dahil sa sarili ko. Nahurt ako na... Napapa-feel ko sa inyo yon na hindi ko na-appreciate yung ginagawa niyo. Pero feeling ko naman, sobrang exage ko na... Ayan na. Sobrang exage ko naman ipakita. Hala, bumuhos sa isang buhos. Okay, yun lang. Dapat pala hindi ko na tinanong. Kasi gusto ko malaman niyo... You know, yung nakikita ko lang kayo na nakangiti. Appreciated ko siya. Sobra. Sobra. Minsan ayoko magsalita kasi naiirita ako sa boses ko or sa moods ko or sa... Ayoko lang binibigyan kayo ng bad day. Yun lang talaga. And gusto ko na i-enjoy nyo yung moment nyo sa akin kasi minsan baka nararamdaman ko na nagger ko. Naiinis kayo sa akin. Ayoko umabot sa puntong ayaw niyo akong kasama. Yun lang. Yun lang naman. I want lang na hanggang pagtanda ko na anytime kailangan niyo ako, andyan ako. And lalo na for Ava, siya na lang ang life ko ngayon. Yun lang. I will always be there. I will always be there talaga. I will guide you no matter what, kahit gaano pa kanagar nanay niyo. Ano ba yan? Ba't pa ako naiyak? Thank you. Ano ba yun? Big question. Ayan. Ikaw, ay, ako na ba? Ikaw na. Yeah. Ako na. If there's one movie that you wanna do with me, sino ang gusto mo makasama at anong gusto mong storya? Oof. Wow. Ang hirap nyo. Would you wanna work with me? Of course naman. I worked with you na. Yeah, pero yung pero, major I think na, yes. Drama, yeah, comedy. Drama. Sana maka-work tayo together. Oo. Kasi galing na galing ako sa'yo, promise. Wow. Hindi dahil nanay mo ko. Mami, galing na galing din ako sa'yo. Nagbulan! Wow, nagpurihan! Thank you na! Mabubuking naman tayo na pinag-usapan natin sorry, to. Sorry. Oh, ayan. So, okay. Ano pa? Ako if na, no? Ay, yeah, ikaw okay. Na. Ako na. Anong lesson yung natutunan mo later in life na sana nalaman mo nung bata ka pa? Yun nga. Sana mas nakilala ko si God earlier in my life. Yeah. Hindi yung umabot pa ako sa pinakabagsak na bagsak nung binigyan ko siya ng chance na pumasok sa life ko. Kasi kung nakilala ko siya siguro earlier in my 20s or something or hindi ako nagbabackslide bilang Christian, baka layo na narating ko, baka layo na nang naging changes ng life ko. Although, I am a better person than I was yesterday, no regret. Pero, I would just, sana, mas marami pa akong alam sa kanya ngayon. Yeah. Kasi, it's just like school. You have to learn, when you wanna learn about a subject, or somebody, or something, pinag-aaralan natin yan. Yeah. So, how I wish na pinag-aralan ko si Lord earlier on in my life. Yeah. Sana tama path ko lahat. Yan. Pero tama na naman. Oo nga. Unti-unti. Ano yung bagay na madalas natin pinag-aawayan? Nung teenager ka pa lang, pero ngayon naiintindihan mo na kasi nanay. Ano sabi mo na yan? Dahil nanay ka na rin. Ano yung madalas natin pinag-aawayan? Well, wala pa naman masyado kasi 8 months pa lang si Zabi. Hindi, pero ano yung madalas natin pinag-aawayan? Pero madalas pag-aawayan, hindi ako umuwi. Hindi ako umuwi dahil nung time, parang
Siguro madalas natin pag-awayan yung time, spending time with the family. Kasi nagkaroon ng time na lahat tayo busy sa kanya-kanyang ginagawa natin. Until now, nagiging problem pa rin siya. Pero I think yun nga, yung time lang yung ano, yung kailangan namin parang yun lang kasi pag family kayo lang yung mabibigay mo. So sana nga tama ka rin na ma-prioritize natin magbigay ng time. Yeah. Not just tayo lang, as in the whole family. 'Di ba? Pag family day ganun. So ay ako na pala. Ayan. Nakita mo pa rin ba ang sarili mo in a relationship with someone else? My gosh. Hindi talaga. I don't know why, di ba, everybody's been asking me that since dad died. And it's been 6 years. Tsaka talagang ang dami nagtatanong sa akin yan. Pero hindi ko lang talaga ma-feel. Hindi ko rin kita nakikitaan. I cannot see myself. Ayoko na yung share yung bed ko. Ayoko na share yung room ko ngayon. Ayoko na share yung banyo ko. Ayoko na yung share. Ayoko na muna mag-alaga. Alam mo yun? Ang aga-aga-aga ko nagka-boyfriend hanggang sa namatay si daddy, baka pwedeng ma-enjoy ko muna itong singlehood ko, di ba? So, ayun. Pero yung bibigay si Lord, thank you. Pero talagang wala ako nakikita. Yeah. Wala. Yun. Ina, ano naging pinakamalaking tampo mo sa akin as my daughter? Lo, hirap naman. Siguro words din. Yeah, I think ano yun nga, words. Kasi tendency rin naman. Very vocal kasi kami sa house, sa family. Meron kaming group chat or we talk about everything right at that moment. So, kung magalit yung isa, kung iyak yung isa, ganun kami. So, words talaga ang tingin ko pinaka kailangan namin baguhin. Kasi very powerful women kami lahat sa bahay. Yes. Diba? Ano ang bagay na matagal mo nang gustong itanong sa akin kaso natatakot ka? Kailan mo uunahin ang sarili mo? Hala! Anytime. Actually, I've started unahin ang sarili ko, lalo na nung nagkaanak ka na. Parang na-realize ko na, pag nagkaanak na ito, may mga pamilya na ito, talagang there will come a time that I will have to make a life of my own. Na makikita ko kayo siguro mga weekends. Di ba, naplano na natin to, di ba? Since sobrang laki ng family natin. Super laki talaga. Yeah. I am starting to take care of myself and my health and my future. Mm. Alam mo yun? So, yeah, kasi 51 na ako. Medyo nakapagod na rin, di ba? So, yeah. Unahin ko sarili ko. Promise ko sa inyo yan. Okay, for my last question. Kala mo, iba. Anong question ang matagal mo nang gusto itanong sa akin? Why are you such a generous person? I think I got it from you and Daddy. Kasi growing up si Daddy, yun nga, lumaki ako na politician si Dad. So, I mean, normal sa amin na si Daddy kasi would just give generously to all kinds of people. To the point na, alam mo yung kahit sa parking lot lang, inaabangan siya ng mga lahat ng tao kasi ganun siya. So, I think na mula bata ako, nakikita ko na ganun kayo. So, nadala ko siya sa life ko. And siguro, yung pagiging generous is more of, I think, kapag sobrang blessed ka ni Lord, it's really good to share your blessings. Kaya yun. Kaya ako, yung pagka-generous ko is, nakita ko sa inyo ni Daddy. Hindi siya lalang dahil trip ka na. Pero yun nga. Dahil sa inyo yun. Kung ano man yung nakikita nyo ngayon, sana maging proud din kayo ni Daddy kasi kayo yung reason kung bakit ano kami ngayon. Yes, very proud. Sobra. Actually, sobrang masobra pa kayo sa amin siguro. Kayo magkakapatid. Talagang nakakatuwa lang na hindi na kayo kailangan sabihan. Talagang you just share. And yun. If you were to score, give me a score as your mom from 1 to 100. Huwag kang ano, yung totoo. Kasi wala akong ibibigay sa yung gift. from 1 to 100. 1 to 100. Lalagay ko pa rin sa anon, mommy. Nandun ka, nasa 98%. Wow. Because I don't think naman
my 100 eh. It's not about being perfect. Kasi sa buong buhay ko, nakita ko kung paano ka nag-strive and ginawa mo lahat to alam mo, buhayin kami. So, I would say na hindi perfect yung 98, but it's close to perfect. Kasi hindi ko kailangan ng perfect, mom. Okay na ako na, alam mo yun, kung ano yung meron tayo. Sayang perfect ako, paano yun? joke. Yon, umiya! Ayun. So, ayun. Ako din, wala naman ako masasabi kung sa daughter. I don't think there's ever going to be a score or a range for you. Because, grabe, sobrang blessed ko lang na nagkaroon ako ng katulad mo. Kasi, kung, alam mo, totoo yung hindi binibigay ni Lord sa atin lahat, tapos binigay na ako ng 8 anak na lahat ng mga karakteristik nila, eh meron silang tig-iisa man lang na perfect talaga sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Happy na ako doon. I have 8 almost perfect children. Yes. So, I'm very blessed. And I thank you for taking care of your siblings. I thank you for taking care of me. I thank you. I love you. I love you. Ayun, so ikaw, wala ka bang last message? Ah, sige. Ano, ako yun nga. Kaya ako nasabi na kailan mo unahin yung sarili mo. All our life, wala kang ginawa kundi tumulong sa ibang tao. Nakikita namin lahat nung, alam mo yun, yung nakakapagod din makita bilang anak mo na tulong ka na, walang problema tumulong sa iba, tumulong sa tao. Pero sana magtira ka sa sarili mo kasi yan nangyayari pag nauubos ka, pati kami nauubos. Hindi to, it's not about the money, it's about you physically, emotionally, mentally. Kapag ubos ka, nauubos din kami. So I really hope na you concentrate on yourself this time because since naayos na nga lahat, I really hope na ikaw naman because you deserve it. Thank you. I love you too. I love you so much. Remember, we serve one God, God above everything. So I'm just grateful that we always have a story for His glory. He gave us a story for His glory. And keep it that way kahit wala na ako sa mundong to. I will always pray na sana you will live for Him. Yes, I will. I love you so much. I love you, Mommy. Ano ba yan? And this is Stars on Stars. And this is Stars on Stars. Thanks for watching. Ano ba yung direct? Ano ba yan? Noong first time na malaman na mag-guest kayo sa Stars on Stars, ano pong naging reaction mo kahit kapag-usap mo? Hindi ko na pag-usap. Well, tinanggap ko agad kasi sa first time namin gagawin yun. Pero, yun nga, naging sobrang curious ako. Ano nga naman yung mga questions na pwede namin tanungin? Eh, very honest kami sa isa't isa. Pero yun nga, na-realize ko, ang dami pa na hindi napapag-usapan. Yeah. Mm-mm. Ano yung experience niya getting asked in a sentence or something? Well, actually, hindi siya naging mahirap in a way kasi nga, since sobrang open namin, it's not difficult to ask those kinds of questions. Pero sa dami ng mga nangyari the past few months, hindi talaga kami nakakapag-usap. Yeah, nakakapag-usap. So, sarap din to recall and to go back to the good times and the times which brought us to where we are. Yeah, tsaka we communicate pero yun nga yung gantong ka yeah, so, open forum, yeah. Ano siya, iba. Something sarap exciting. Din. Sarap din. Sa lahat ng mga questions sa isa, kasi yung mga follow-up, saan kayo pinya para na surprise dun sa sagot na isa-isa? Wala kasi kami, ako iniintay ko yung ano eh, yung pareho kami may question na pareho yung sagot. Ano yung pinakamasakit na nagawa ko sa'yo. Alam namin kasi words eh. Words talaga lang ang pinakamasakit. Kaya medyo yun. Ako yun. Yun ang ano. Which I am glad. I'm glad kasi yun lang. Hindi kami, di ba? Eh, naalala ko sinuntok mo. Hindi, wala kami kaya. Wala naman. Actually, ako yung whole part naman enjoy siya. Siyempre sa una nakakaba. Pero once nandun ka na asking questions and then going deeper. Sharing our testimony. Yeah. Oh, I love talking about our life.
I love talking about the victories, the success, the failures. I just love sharing it, and doing it pa with her just makes it more extra special. Yun nga, napakasarap lang na nandito na kami sa, diba, mother-daughter showbiz interview, pero we always make it a point na anywhere we go, regardless if we're together or if it's for whatever, that we glorify God in everything in our lives. So, ang sarap lang na nagkakaroon kami ng stage na ganito na na-share namin yung testimonies namin sa life namin. Thank you. Thank you for guesting us. Thank you.